ano po ang laman nitong batas na ito, yung from 60 days to 105 days, di po ba? Oo. Mm-hmm. Kasi sabi ko nga, no, kami pag gumawa ng panukala, talaga nakikinig kami doon sa mga stakeholders. At nakakatuwa dahil yung proseso ng pagtutulak nito sa loob ng Kongreso during the time, maraming mga manggagawa na sumama sa amin at bigay ng kanilang iba't ibang sitwasyon na ang kahulugan lang naman, hindi talaga sasapat yung 60 days. Mm-hmm. At saka ang ibig sabihin naman kasi ng 105, kasama rito yung pwede itong gamitin pre, ibig sabihin bago manganak, at saka yung postnatal, ano, pagkatapos manganak. Mm-hmm. Ibig sabihin, may mga manggagawa o empleyado o mga informal workers na even before noong kanyang kabuwanan ay nakakaramdam na ng sobrang pagod, mm-hmm. lalo na yung mga nagtatrabaho sa pribado, no, yung haba ng kinukommute. Kaya sa kanila, mainam kung magpapahinga muna sila at pagtitiyak din na mailalabas nila yung kanilang baby, no, na sila ay malusog. Opo, opo. Otherwise, ang laki ng tinatawag natin, Cheryl, na yung high risk na pregnancy. Yes. Kaya sa totoo lang, ano eh, halimbawa yung mga nakakausap ko, mas maraming gusto rin na prenatal o bago yung panganganak, i-avail nila yung maternity leave. Miss Emmy, ito pong 105 days, lahat, ito pong buong 105 days, ay paid leave po ba ito lahat? Oo, paid leave yan. And in fact, pwede ka pa ngang magdagdag ng 30 days, pero hindi na, no? Uh-huh. Parang pagkilala ito na ano eh. Dapat nga sabi ko, no, ang estado sa pamamagitan noong mga nag-hire ng mga women workers ay binibigyan talaga, bayaran mo, no, bigyan mo ng karampatang sahod yung mga nagtrabaho sa iyo, lalong-lalo na, no, yung mga kababaihan na nag-desisyon na sila ay magkaroon ng anak. At ito po bang 105 days na ito ay tuwing manganganak ka? Or ilang beses mo ba ito pwedeng ma-avail? Kunwari, nagkataon. Of course, we want Miss Emmy. Gusto po natin ay healthy, mga kapatid, ang inyong pagbubuntis. Naniniwala, pinupush natin yan, yung responsableng pagpaplano ng pamilya. Siyempre, ang gusto natin na pagitan ay nasa mga 2 to 3 years man lang yung pagitan nyo ng anak. Pero paano kung nagkataon na taon-taon ay nabubuntis po si Mrs.? Pwede po yon? Actually, wala siyang ano, wala siyang anong tawag dyan? Yung limit kung ilang beses ka manganganak. Opo, opo. Pero siyempre, ako appreciated ko naman yung ano eh. Appreciated ko naman yung pagkilala na palagay ko kahit sinong babae, no, kahit na hindi na, kahit na full-time na nanay eh, hirap din doon sa sunod-sunod na pagbubuntis, ano. Pero para doon sa mga nagtatrabaho na ginusto man nila yan, o dapat ginusto nila, no, at hindi sila nabuntis labag sa kanilang kagustuhan, they can still avail. Pwede pa rin nilang gamitin yung 105 na paternity leave. Before or after ng kanyang panganganak.